June 12, 1898, idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa kamay at pamamahala ng Espanya sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Taong 1521 ang dumating sa Pilipinas sa mga Espanyol sa pamamagitan ng ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes. Makaraan ng ilang panahon ay sinakop ng Espanya ang Philippine Archipelago at inalipin ng mga Kastila ang mga Pilipino sa loob ng mahigit 300 taon. Nagkaroon ng mga panghihibangsik at umusbong ang mga bayani nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Isa sa grupong tumayo at matapang na nakipaglaban sa mga Kastila ay ang Katipunan, kung saan nagsilbing supremo si Andres Bonifacio. Ang pagkamatay ng ating bayaning si Jose Rizal noong 1896 ang lalong nagpaalab sa paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa pamahala ng Espanya. Sa kalagitnaan ng 1898 ay nadaig ng hukbong Pilipino ang puwersa ng mga Kastila sa pakikipag-alyansa sa mga Amerikano at kasunod nito ay iprinoklama ni Aguinaldo ang Philippine Independence. Naging maikli ang pagdiriwang ng mga Pilipino matapos na isailalim ng mga Amerikano ang Pilipinas sa kanilang pamamahala at dakpi ng itinuturing na unang pangulo ng bansa na si Emilio Aguinaldo. July 4, 1946, makalipas ang mahigit 40 taon, ay pormal na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng ilang taon ay isinagawa ang selebrasyon ng Philippine Independence Day tuwing July 4. May 12, 1962 ay nilagdaan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ang Proclamation No. 28 kung saan nakapaloob ang pagbabalik sa 12 ng Hunyo bilang Araw ng Kasarinlan. Ngayong taon ay ipinagdiriwang nating mga Pilipino ang 125th anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas.